Create ka ng ano ngayon, ha? Yung kwento mo kanina about Barbie na natypan mo. So, ano nga, yung initial reaction mo nung nakita mo siya? Natypan mo talaga? Hindi, totoo talaga. Walang pagbibiro, walang eme talaga to. Nung una kong, kasi syempre magkasama naman kami sa dance, so nakikita ko siya, nagkakausap kami, pero nung nakatalikod siya na isang beses, tapos syempre nakakap siya, ganyan, talagang sabi ko kay Miss D, Miss D, sino po yung artista natin na lalaki na yun? Ay, ha, sino lalaki? Si Barbie, ha? Sabi ko, ah, hindi ko siya talaga namukhaan, hindi ko na-feel na babae siya. Yung pagka-astig ni Dino, kuha niya talaga. At saka ang tapang. Parang first time ko nakita si Barbie na ganito. So meron kayong meron kaming interactor. Ah, talaga, kayo ni Barbie. So anong tawag? Barfa. Hindi, syempre hindi ko naman lalabanan ng Barda, di ba? Pero maraming mga... character niyo ang pangalan. Ako po ay si Betty at si Dino. Oo. Kasi dahil siya, syempre, sa pagka-obsessed ko kay Carding, which is si David Lee, ako may mga bagay akong magagawa na hindi natin naaasahan, which is, nandun nga palagi kasi si Dino din sa istorya. Palagi ko din siya nakikita. So, at ang gwapo-gwapo nga ni Dino. So, eh, si Betty lalaki bilang malandi din. Uh-huh. So, baka mamaya, hindi mo na alam kung sino na lang din. So, malaki siya sa, ano, na alam mo. Si Dino? In my head, ako bilang isang si Betty po, ang pagkakilala ko sa kanya, lalaki na tropa ni Carding. Opo. Nagkaroon ka na ba ng ganon? Girl crush or... Girl crush? Or tibo na. Kasi nga ipatanong talaga eh. Kayo na lang po. Hindi, nagkaroon ka na lang. Ako? Nagka-crush ka sa... Siguro nung high school or nung grade school, mga girl crush lang, ganyan. Pero hindi naman siya napupunta sa seryosohan. Alam ko ngayon, very open na yung mga tao. Very accepting sila of LGBTQA++ community. Uh-huh. Pero ako sa ngayon, hindi ko pa nakikita siguro yung sarili ko na nasa sitwasyon na ganun. Lalaki pa din talaga. Gusto mo. Naligawan ka na. Nabata. Hindi po. Ano po, bata o what? Oh, matanda? Sa matanda po, pero parang ano muna, kung pahipahinga lang din. Tapos ka na sa matanda. Of course, I'm not closing my doors naman. Mas prefer ko pa rin yung mas mature na guys kasi mas matututukan ako, mas masusuportahan ako, at saka feeling ko mag-a-align kami. Maraming matututukan in different... Hindi kasi feeling ko kung kailangan ko ng tutok eh, may ano din ako. Ay, huwag naman kung ano-ano itututok sa akin, ha? Diba? Hindi, like, mag-guide sa'yo. Mag-guide at magpo-protect sa akin bilang isang babae, diba? Nakababatang babae, ganun na... Ako kasi kapag relationship ang pinag-uusapan, kailangan magbe-benefit ako from you. Hindi lang from material things. Kailangan yung growth ko bilang isang tao. Nandoon din, yung supportahan natin. Siyempre, ngayon, puro, mostly career talaga yung pinaprioritize ko. And I could say, pagto 2 years na po ako, walang ka-text, walang ka-chat, walang anything. Yes po, totoo po ito. Choice yan or... Wala lang po nag... Charos, hindi. Choice po, personal choice ko po kasi na-realize ko na hindi naman sa umiyo, syempre sumasagot-sagot din minsan. Pero dahil po I'm still studying right now at syempre meron ako maging sino ka man tapos TikTok lang po, medyo mahirap din magbigay ng oras. At sa tingin ko, hindi pa ako ready magbigay ulit ng oras ko. Kasi yung pagiging independent ko right now, chine-cherish ko siya. At minamahal ko yung proseso na to kasi hindi ko alam kung kailan ako magiging single ulit, di ba? Wait, ano ang course na tinitake mo? Animation. Oh, nice. Oo, malayo. Ang layo po. Ang creative ba? Di ba? Akala mo, di ba? Kung ano-ano lang. Pero kaya din pala niya. Saan? Marikina National High School. Jesus de la Peña, Marikina High School. Everything is online po. So... grateful ako syempre sa mga teachers ko and principal namin. Grade 12 na po ako. Last year ko to. Senior high. Last year ko na kasi after kong mag senior high school, meron sana akong mga plano na gusto kong itry, gawin. Mga, di ba, ibang... ayoko lang po muna syempre magsalita. Ngayon ang tapos, di ba? Kailangan ko muna matapos yung grade 12 ko bago ako magbigay ng any comment about it. Pero
ang masasabi ko lang po, may mga bagay ako na gusto kong gawin in the future. At para magawa ko po yun ng excellent, gusto ko maging prepared ako in every area of my life. So, pageant yung pagsali ito. Sa beauty pageant. Pageant yun, yan. Preparation. Isa din po yun, yes, syempre. At saka syempre, kailangan matapos ko yung pag-aaral kasi hindi tayo pwede aanga-anga doon, di ba? Hindi ko maa-arte yun doon eh. At saka, daladala ko yung Pilipinas agad. Wow, daladala ko yung yung lugar natin or kung saan man ako lumaki, di ba? So, fulfillment yun sa akin. Parang pagbalik sa bansa natin or sa kinalakihan ko na lugar. Layo na narating. Ano ka na ba? 22 po. Oh, kaya pa. Yes. Bata. Thank you so much po. Thank you so much. So, if ever ba may offer nga with kapwa, babae? Girly may? Ganon. Anong movie offer po or, ba? Movie lang. Ang movie ako naman po, I am a very open person at nakakaintindi po ako sa mga kung anong gawin ng ibang bagay. Kasi syempre bilang mga artista, may yung pagiging creative natin, hindi talaga siya mawawala. At ako, matapang ako eh. Ready ako sa kung patalunin mo ako ng tulay, tatalun ako ng tulay. Ganon. So, kung anong proyekto na ibigay sa akin, with open arms, tatanggapin ko lang talaga siya. So, game ka kung GL with Barbie naman. Ay, naman, my God. Si Barbie na yan eh. May diba? Kissing scene ba gusto? Hindi alam ko kasi si Barbie, hindi siya pwede pang Sino na lang yung pwede sa tingin mo? Gusto mo? Hindi pwede si Barbie, so sino na lang choice? Rian Ramos. Pwede. Agawan mo pa si ano? Glyza. Hindi ko pa si Michelle. Mo kanina, Faith, kasi nasabi mo yung laking susuporta sa'yo, o tututok o susuporta sa'yo. Baka may ang ending mo. Pera ba? Ano ba? Oo, hindi ba fall kasi isang... Yung may asawa o tumipot siya. Baka kasi di ba yung matipong ganun, lalo na sa mga ganda mo yan, di ba? Ito nga po, disclaimer lang ha. Medyo lapitin ako ng mga ganun. Malapitin ako ng mga... gusto kang gawing mga... May mga relationship na ng mga tao, kahit hindi asawa, kahit yung mga jowa-jowa lang. Siguro akala nila kasi makukuha nila ako. Di ba? Pero mataas yung respeto ko sa sarili ko eh. Hindi ako makikipag-relationship with someone na alam ko na hanggang dito lang. Kailangan kahit in the future... Ikaw lang. Kahit na, oo. Kasi parang since ang tagal ko na nga din pong naging single, tumaas na yung self-respect ko sa sarili ko. So, hindi ko hahayaan na mapunta ako sa ganong sitwasyon. Siguro, kahit man lang, annulled or divorce, di ba? Or mag-break muna kayo, or tsaka mo kausapin. Pwede mo abuse kagaya ni Albert. Siyempre, kung ang love is love, pag dumating po yan, ako nandito ako para i-assess na siguro ngayon, hindi na lang tanggapin lahat ng pagmamahal, di ba? Para by this time, malaman ko na ito na yun. Ayoko na masyado ng mga heartbreaks. Ayoko na na-disrespect ako bilang isang partner. Kaya I will make sure na yung next person na mamimit ko, kahit na hindi siya yung the one na for me, maayos. Maayos, latag lahat. Faith, honestly, ano ba talaga? Dumating sa point na parang muntik ka ng na-fall ka kay Alfred. Na-feel ka sa kanya. Once and for all. Akala ko na sagot ko na ito, hindi ba pa siya? Hindi, yun nga po. Siyempre, yung kay Direk Albert, I can only answer for myself. Diba? Yung, kung ma-fall, siguro masyado pong malalim yun para sabihin kung ma-fall ako. Pero yung appreciation ko sa kanya, at siguro yung pagkagusto ko sa kanya nung mga time na yun, it was really there. It was apparent naman sa akin. Pero, yun nga, mahirap yung sitwasyon kasi syempre biyudo po siya, diba? At saka mahal na mahal niya po talaga yung wife niya, na kapag nag-uusap po kaming dalawa, siya po talaga yung lagi niyang kinukwento. So syempre ako din naman bilang respeto ko sa relationship nila, diba, ang tagal din naman po nila at saka minahal talaga nila yung isa't isa. Hindi ako sa papagitna or kahit na wala naman na akong papagitnaan, parang I don't wanna be involved in it, diba, na ako so wala. Oo. Opo, pero nag-fall. Pero siguro dala ng paghanga mo rin sa kanya. Siguro po, ganun. Kasi aside from
him being a director bilang isang artista na kilala talaga, yung pagkatao niya mabait po talaga siya. He's a gentleman. At saka syempre nung mga time na yun, galing po siya ng ABS-CBN eh, diba? So sino naman po mag-aakala na magkakaroon pala kami ng partnership. At saka yung role ko po na, our role po namin dalawa dun sa show, sa Las Hermanas, eh mag-asawa kami. So okay, siguro mahirap talagang... din pong sabihin na, diba, kahit sino naman po, parang nadala ka. Siguro po, kahit papano, di ba? Pero may MU, dumating ba sa point na may MU? MU po, pero pag po kasi MU, ibig sabihin nun, kahit papano may label na kayo. Yung sa amin po, hindi ko masasabi na MU. Last na lang, kailan kayo huli nagkita at nag-usap ni Avery? Nung GMA Gala po. Opo. Saka date mo? Ay, hindi sabag po. Ay, doon lang. Ang date po na nangyari? Wala po. Si Miss Camille po, ang PM din po namin sa Las Hermanas. Pero kasi ang sweet nyo nga eh. Saan po? Sa LinkedIn. Sa TikTok. Hindi. Opo, syempre kasi kasama din yun sa trabaho na ginagawa namin. At saka for promotion din yun ng Las Hermanas. So ako, grateful ako and happy ako na na-appreciate ng mga tao. At saka nakita nila na, diba, uy, bagay pala. Pwede naman pala. And bukod po siguro dun sa partnership namin dito sa Las Hermanas, eh, mas nakilala ko siya bilang isang tao. Ang napakalalim ng character niya at napaka mabuti niya pong tao. Yun lang. Sino nilapitan ka niya nung GMA Gala? Ano sabi niya? Actually, nagkasalubong lang po kami. Ayun, siyempre nagkamustahan. Hello, hi, ganyan. Kamusta na? Picture, ganun. Pero kasi maaga din po siyang umalis eh.